Hello everyone! Hello mga kapango! Hello mga poor parents, mga ka-pet friends natin dyan at mga pet lovers at saka sa mga nagpaplano palang mag-alaga ng Shih Tzu. So itong video na to talaga guys, sana makatulong sa inyo sa mga gustong mag-alaga ng aso. So for today's video, pag-uusapan natin paano nga ba tayo makakatipid sa pag-aalaga ng aso natin. So may chance ba talaga na makatipid tayo? Kasi alam naman natin guys na yung iba talaga sobrang luluho ng mga aso nila, sobrang kung ano-ano yung pinagbibili. So ako guys, sa mga hindi po nakakilala, gusto ko muna magpakilala. Ako nga po pala si Jan at meron akong inaalagaan 10 mga pango na Shih Tzu. So yung mga alaga natin ay adult na 7 at saka meron tayong isang 6 months old at saka meron tayong dalawang 6 months old below. So gusto ko sa inyong i-share kung ano nga ba yung mga essential talaga na binibili ko sa mga alaga kong aso na napaka-importante lang talaga. So kung interesado ka, so please stay and keep on watching. Everyone, hey yun nga guys, so welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako nga po pala si Jan. Before we start the video, so gusto ko muna pong magpasalamat sa mga bago nating subscriber na sumusuporta dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, so huwag niyong kalimutan na click yung subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell icon on para naman ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin na Dogs Caring Tip dito po sa aking YouTube channel na Janwi. So, start na tayo sa video. So, alam nyo guys, ako guys, meron akong 10 inaalagaan na aso. So, talaga kailangan ko talaga magtipid. At yung mga binibili ko lang talaga sa mga alaga kong aso ay yung mga essential talaga na napaka-importante at talagang kailangan nila. Bumibili lang talaga ako yung naaayon sa budget ko. Kadalminsan, mas nakakatipid talaga. Para makatipid kayo, bumili kayo ng 9 kilos. Yung pinapakain ko talaga sa aso ko ay special puppy na dog food. So, lahat sila, kahit yung mga adult ko, dog food pa rin yung kinakain. Minsan naghahalo ako ng rice at saka ng ulam. So ito palang bubuksan natin tong parcel na to is napaka-importante rin sa mga alaga kong aso. Sa pagpapakain kasi ng mga pango, kailangan talaga meron tayong ibang i-offer sa mga alaga nating aso. Kasi minsan talaga may time po talaga na magsasawa sila. So habang binubuksan ko to, gusto ko lang mag-share sa inyo kung ano-ano nga ba yung pinapakain ko sa alaga kong dog. Kasi baka rin may experience nyo yung darating yung time na magsawa yung aso nyo kakain ng dog food. Mostly kapag puro dog food lang talaga yung pinapakain nyo, makakatipid talaga kayo kapag puro dog food. Pero kapag na-overfeed nyo yung mga alaga nyong aso, puro dog food, tapos masyadong marami yung napapakain nyo, may chance talaga na magsawa siya. So kailangan talaga kapag magbibigay kayo ng dog food or kahit anong pagkain sa alaga nyong aso is dapat sakto lang, yung kaya lang talaga nila ubusin. So ito pala guys, isa sa mga pinapakain ko sa mga alaga kong aso, itong ulam na to, para kahit papaano makatipid ako. Isang beses lang ako nagpapakain sa kanila na merong ulam. Sa umaga, nagbibigay lang ako ng dog food. Yon. Tapos kapag gabi naman, nagbibigay ako ng dog food na may ulam. Kasi hindi lahat ng aso ko talaga solid na dog food. Minsan yung iba naghahanap din talaga ng ulam para kahit pa paano mamiss nila yung lasa ng dog food. Tapos kapag may rice ako, nag-a-add ako ng rice. So ito guys, para makatipid kayo, available pala itong mga tetra pack na ulam sa online. Available to sa Shopee at saka sa Lazada. Or Lazada, nasa 37 pesos lang to. Diba kapag bumibili kayo sa mga pet shop, so sobrang mahal na nito, nasa 40 pesos. So bumili na ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces. Ayan. So binili ko to Lazada. So next guys, ito, yung mga binili ko. Ito naman, binili ko rin to sa Shopee. Ito yung importante kasi sa bahay, lalo na marami akong alagang aso na kailangan talaga hindi mag-amoy aw-aw dito sa loob ng bahay mga kapango. Kasi nakakahiya sa mga kasama natin. So, sobrang highly recommend ko tong spray na to kasi nakakatulong to para eliminate lahat or para maging refreshing yung bahay ninyo. Nakakatulong to. And actually, nalaman ko lang tong spray na to kasi dati, pinadalan ako ng isang box na mga
items na Prolific, may nag-sponsor at sobrang thankful ako sa kanila dahil alam nalaman ko na yung product na binibenta nila is very useful sa mga katulad natin, yung mga alagang aso. So ito pala, kung nalalaman nyo, kung nakita nyo mga previous vlog ko, ginagamit ko to pang spray sa loob ng bahay after ko mag-map, after ko maglinis ng kulungan, at ito talaga is pet friendly spray. So ito yung Air Freshenel na Kernel Care. So ito marami tong scent na depende sa magugustuhan yung amoy, pero sa akin itong dalawa lang muna yung binili ko, yung Morning Dew at saka itong Air Freshener na Citrus Bliss. Maganda, maababango rin yung bamboo nito. So after mo maglinis, so ayan, mag-i-spray ka lang. Gagamitan mo lang siya ng spray. Ayan, ganyan. So sobrang bangan nyo ito guys, promise. 100% magiging fresh yung loob ng bahay nyo. So next guys, itong mga binibili ko guys is kahit papaano ay kailangan nyo talaga pang maintenance sa loob ng bahay nyo. Hindi nyo naman kailangan to bilhin parate kasi matagal naman siya maubos. Kaya kahit papaano, makakatipid din kayo. So kailangan ko rin bumili ng air freshener na hulog eh. Yung air freshener na ganito. Pet Eliminator Odor. So ito, mabibili to guys online din. And ito, binili ko lang to sa Daiso, sa may Japan sa Daiso. So ito, nasa 88 pesos lang to guys. Ang laking tulong nito sa basura. Siyempre, yung mga pupo, tinatapon natin sa basurahan. And nakakatulong to para hindi siya langawin. At mabango rin to kung merong mga ihi or pupo para matanggal sa yung amoy, yung kumapit na amoy, gamitan nyo tong odor eliminator. Of course, iba pa rin talaga kapag nag-disinfect kayo ng sahig para masit sa mga alaga nating puppy para hindi sila magkasakit ng parvo or distemper. Kailangan nyo lagi yung tandaan na kailangan nyo talaga mag-disinfect. So ito yung ginagamit ko pang odor eliminator. So ito guys, hindi nyo naman kailangan to araw-arawin bilhin kasi matagal naman siya maubos. So para kahit paano, makatipid kayo. Kasi ang goal talaga natin dito guys is makatipid. Kailangan talaga yung pang-maintain katulad ng dog food, ganyan. At next, yung mga binibili ko sa alaga kong aso na sobrang affordable din at saka maganda. So nagbibigay ako ng treat sa alaga kong aso. So ito guys is yung Charcos. Ito, maganda rin to sa health ng aso natin, especially nag-eliminate din to ng bad odor. Nakalagay dito is reduce body odor, bad breath, and stool odor. Improve dental hygiene, works your stride. So ito guys, nasa 130. Malaki na siya guys. At marami rin siyang laman. So makakamura kayo rito. And napansin ko, gustong gusto rin to ng alaga kong aso. Maganda rin yung Dr. Shiba. So barang recommendable yung kasi antibacterial siya na treats. Yun nga lang, medyo pricey siya, nasa 400 plus kapag bumili kayo. And then, ito pala, nabili ko rin din to sa may Cartimar, is itong Pedigree. Itong Pedigree talaga is talaga, wala na talaga akong mahanapan na mura. Ang nakikitaan ko lang na mura talaga na para sa aso is yung OZ. Yung OZ nasa 33 pesos yata. May nakita ako sa Pink Farm. Tapos, special dog food, ito yung mga nasa 30 plus pesos. Pero pagdating ito na Pedigree is nasa 40 pesos na talaga to. Wala talaga akong mahanapan. Kaya napabili ako nito kasi para pang ulam nga sa mga alaga nating pango. So bumili na rin ako ng 5 piraso. Next guys is isa sa mga highly recommend na vitamins na pwede nyong ibigay sa mga alaga nyong aso ay itong Liberolin guys, promise. Hindi nyo naman siya kailangan obligahin pa ipainom sa alaga nyong aso everyday. Kahit 3 times, 4 times a week. So makakatulong kasi ito mga kapango sa liver protection ng mga alaga nating aso. Ito yung itsura niya. So yung ganito is nasa 370 pesos sa Cartimar ko siya nabili. It helps to protect the liver of your dogs. At saka ang maganda dito is tumutulong siya para kahit paano lumakas yung kain ng alaga nyong aso. Para siyang appetite booster. So yun, para kung bagong vaccine yung aso nyo, ito yung mga nakalagay dito. Ayan. Liberolin, tsaka of course, ang ginagamit mong vitamin sa alaga kong aso, tiki-tiki. So mura lang yung tiki-tiki guys, nasa 150 pesos. At tsaka LC Beat,
Depende kasi guys yung vitamin sa katawan ng aso nyo, kung ano nga ba yung pangangailangan. Kung matamlay kumain yung aso nyo, of course kailangan nyo ng vitamins para lumakas yung kain ng aso nyo. Kung mababa yung dugo, kung matamlay, of course kailangan nyo ng dextrose powder para mas ganahan yung mga alaga ng aso. Sa pag-aalaga kasi ng aso guys at pagbibigay ng vitamins, kung ano yung needs talaga ng aso nyo, kailangan nyo yung mabigay natin. So ito puro sa akin kasi guys, so napaka-importante ng Liberolin at saka ng LC-Beat. And then yung Tiki-Tiki, so yun yung binibili ko. Tapos may nabili rin ako dito mga damit kasi kailangan ko ng costume para sa mga alaga nating aso kasi nga mag-November na. And to be honest guys, hindi talaga ako palabili ng damit sa alaga akong aso kasi nga dito sa amin ay sobrang init, wala naman kaming aircon, wala rin kaming kisame, kaya yung sobrang init niya hindi talaga ako bumibili ng mga damit-damit. O, bumibili ako sa kanila occasionally lang, katulad nyo mag-November 1. So nag-iipon na ako para sa susuotin nila. So meron akong mga nabiling ganito, ito pang nurse. Tapos ito, dress lang. Ayan. Bumili ako ng dalawang dress. Isang pink, isang blue. So, kailangan ko bumili ng 10. Ilan pa lang yung bibili ko. Bumili rin ako ng Pirates. Ayan. Bumili rin ako ng nurse para sa mga alaga nating aso. So, yun lang yung nabili ko ngayon so far. And, bumili pala ako ng ito. Bumili rin pala ako ng isang bag ng dog food para sa mga alaga akong aso. Para makatipid din ako kasi kapag bibili ako ng per kilo, 155 pesos. Eh nabili ko to sa Cartimar ng 1,200. So naka-less na rin ako kahit papano. Sa Pink Farm nasa 1,150. Kaso doon ako nakabili sa Cartimar. Sa Pink Farm mas mura talaga yung dog food nila kapag per sack. I-share ko rin sa inyo guys kung ano nga ba yung ginagamit ko kapag nagkakaroon ng garapata yung mga alaga kong aso. Napaka-importante rin kasi noon. And then, mura rin siya para makatipid kayo. So, ang ginagamit ko guys sa mga alaga kong aso na ini-spray ko, kapag yung aso nyo guys is maliit lang naman at hindi naman ganun kakapal yung balahibo ng aso nyo, pwedeng-pwede sa spray. So, gumagamit ako ng Thick Buster. Maganda siya. And sobrang tested ko na yung Thick Buster. Wala naman nangyari sa alaga kong aso. Pwede rin kayo gumamit ng ito. Para sa tick and flea, ito yung Betcore spray. Sobrang ganda rin ito. Ayan, ito mura lang din siya. Meron din kayong mabibili na Betcore soap. Ito yung Betcore soap. Ito guys, pang adult to ah. Kung pang puppy naman yung bibili nyo, yung kulay white. Ang alam ko kasi, yung ganitong Betcore soap is pang adult. Ayan, sobrang ganda niya para sa garapata, sa tick and flea. Kung merong katikati yung alaga yung aso, so pwedeng-pwede yung Betcore soap. Pagdating naman sa pag-aalaga ng aso, excuse me, so gumagamit talaga ako na, kunyari, kailangan nyo ng gamot, in case na emergency, nagkaroon ng blue eyes yung alaga yung aso, para makatipid kayo, bumili kayo nito na gentamicin sulfate sa Shopee or Lazada. So kailangan talaga guys, meron kayong nakatabing ganito para madali nyo mapatakan yung alaga yung aso. Kapag dating naman sa pag nagdadiarrhea yung alaga nyong aso. So ito talaga, dapat meron kayo nito. And then para rin makamura kayo, kasi kapag bibili kayo ng mga ganito, is medyo mas mahal na siya kapag dating sa vet. Pero kung bibili kayo sa mga wholesaler katulad sa Cartimar, napadaan kayo sa Cartimar, or magbibili kayo sa Shopee, Lazada, bumili na kayo at itabi nyo. Pero make sure na matagal pa yung expiration ng gamot na to. Kasi ito guys, nakakatulong talaga to sa mga alaga nating nagtatae or nagdadiarrhea. So ito guys is yung Metronidazole Flavet Amoebicide Anti-Protozoa. Ito yung itsura niya mga kapango, mga kapet friends. Kailangan meron kayo nitong nakatabing ganito para in case na biglang nagtae yung aso nyo, biglang tumamblay, wala naman siyang, wala naman parbo, walang ano, nagsusuka ng dilaw. Maganda to. Kapag yung aso nyo kasi mga kapango ay nagsusuka, o kaya nagtatae, nagdadiarrhea, walang ganang kumain, combination ng Metronidazole Flavet at saka ng Liberolin. So napakaganda niyan panglaban kapag nagdadiarrhea yung aso nyo kapag walang parbo. Ang problema talaga natin guys na para makatipid tayo, ito talaga yung talagang uubos sa mga naipon natin kapag nagkaroon ng sakit yung mga alaga nating aso.
So possible talaga kapag pupunta pa lang kayo sa vet para magpag-groom, ang mahal magpag-groom. Kung marunong kayo mag-groom, kayo na yung mag-groom. Meron naman kayong mabibiling mga razor, mga gunting sa Shopee, sa online, pwede kayong bumili at pag-aralan yung mag-groom. To be honest guys, ako nag-aaral na talaga akong mag-groom, pero hindi naman ganun kapulido yung pag-groom ko. Ang pangit tignan. So ang ending, kailangan ko pa rin talaga dalhin sila sa grooming groomer para mag-groom yung mga alaga nating aso. At para naman makatipid kayo, hindi kayo pag-groom ng pag-groom. At para rin naman, hindi mabilis humaba yung balahibo ng aso nyo, ipa-summer cut nyo mga kapango, mga ka-pet friends, para kahit paano matagal tumubo. Kasi may advantage din talaga kapag summer cut, katulad sa lugar nga namin mainit, mabilis siya mapaliguan at mabilis lang din mablower yung mga alaga nating aso kapag summer cut. Kaya yung mga dogs ko lahat, puro summer cut sila, para hindi rin magkaroon ng tangles, para hindi rin magkaroon ng buhol-buhol. Number 2 na talaga natin na dapat iwasan talaga is yung pagkakaroon ng sakit ng aso natin. Kasi dyan talaga mauubos yung ipon natin. Magpa-check up ka pa lang 300 na. Bibili ka pa lang ng gamot 350, 600. Depende pa sa gamot na kakailanganin. Minsan kailangan pa bumili ng dextrospaw, bibili sa mga wholesaler store. Pwede rin sa Lazada at saka sa Shopee. Of course, kailangan din talaga natin ng blower para sa mga alaga nating aso. At makakabili tayo ng hair blower sa murang halaga na nasa 230 pesos lang sa Shopee or Lazada. So kung naghahanap kayo ng blower na mura at sobrang ganda ng quality, kasi yung blower ko mga kapango umabot ng 6 months yon bago masira. Kasi kadalasan talaga na pinoproblema natin sa blower is nag-overheat, biglang umuusok. Pero ito guys, yung gamit ko, sobrang ganda niya. Ipapakita ko sa inyo yung itsura niya. So ito guys, binili ko lang to ng 200 pesos, 230 ito. Hanriver yung brand niya. Itong blower na to nasa 230 pesos. So kung naghahanap kayo ng hair blower para sa mga alaga niyong aso para makatipid kayo. So ilalagay ko na lang yung link ng blower kung saan ako bumili. So lagay ko na lang sa baba sa description box or i-PM nyo na lang ako o ilalagay ko, post ko na lang sa aking Facebook page na Chitsupaw Family kung saan ko nabili tong mga blower. Actually, mga kapango, namigay ako ng blower before. And ayun, sobrang ganda lang niya talaga at durable siya kahit papano. Unlike nung binili ko na 600, 700, siguro wala pang isang buwan nag-overheat na. So dami ko ba naman inaalaga ang pango? At sa pinapaligo ang pango, kailangan ko talaga ng blower. Although meron akong Monster blower, pero hindi ko naman siya parating ginagamit. Mas prepare ko pa din talaga gamitin yung hair blower kasi sobrang tested ko na to guys. Kahit 5 aso paliguan ko sa isang araw, eh talagang lumalaban to, pumapalag talaga tong blower na to. Kaya highly recommend ko to sa inyo. So ipopost ko o ilalagay ko na lang yung link kung saan ko siya binili. Of course, para rin naman makaiwas yung mga alaga natin sa aso, kailangan talaga is meron sila mga vitamins, kailangan talaga ma-check nyo yung balahibo nila, yung tenga nila, kailangan ma-check nyo rin yung pupo nila, yung wiwi nila, kung nahihirapan ba silang umihi, baka meron na silang sakit sa bato, umiihi na sila ng dugo, para maagapan nyo agad. Kasi kapag lumala yun, mapapamahal talaga kayo. Dapat din talaga iwasan nyo yung pagpapakain ng sobrang salty or maaalat sa mga alaga nyong aso, especially yung mga table food. So kadalasan talaga ako ang pinapakain ko sa mga alaga kong aso, dog food. Minsan ito lang talaga, dog food. Tapos kapag gabi, naghahalo na rin ako minsan ako ng rice na may dog food. Kasi yung rice guys, madali siyang makataba sa alaga nyong aso. Pero kung gusto nyo na medyo malaman, mamasel yung aso nyo pag kinapa nyo, dog food. Kasi high in protein yung dog food. Lahat ng kailangan nyo sa dog food is nandoon na. Pero mamili kayo ng dog food na maganda. At magiging hiyang yung alaga nyong aso. So ito guys, special dog food. Itong dog food na to talaga guys, sobrang highly recommend ko to. Kasi probiotic siya. Kailangan tignan nyo rin yung ingredients ng dog food nyo. Kailangan walang red flag. Pag sinabing red flag, ito yung nakakasama sa aso. So kailangan i-check nyo yung labels ng dog food kung maganda ba lahat. So pagdating naman sa hygiene ng alaga nating aso, of course pagpapagroom kailangan din talaga at kailangan nyo rin talagang pag-aralan. Guys, sa tingin nyo ba nakatipid ako? Parang hindi naman dahil ang dami kong binili. Pero ito naman kasi guys, itong mga to, hindi ko naman siya binibili weekly. Kasi tumatagal talaga to ng isang buwan, ganyan, yung mga ganito. So kahit paano nakatipid ako. Ang kailangan ko lang talaga bilhin na kapag nauubusan, na mabilis maubos, is itong dog food, itong ulam, ayan,
So, vitamins, yan lang naman talaga yung kailangan talaga natin na bilhin regularly para sa mga alaga nating aso. And then, kapag may extra kayong pera, ayan, kung marami kayong pera na subi, yung iba talaga bumibili ng damit, bumibili ng stroller. Pero kasi ako guys, kung ano lang talaga yung nakakayanan ko, yun lang talaga, basta hindi malilipasan ng gutom yung alaga kong aso. Kasi yan talaga, isa sa mga reason kaya nagsusuka yung mga alaga nating aso, na iwasan natin magkasakit yung alaga nating aso para hindi talaga tayo gumastos ng malaki. Isa sa dapat nating gawin is mapakain ng umaga yung alaga nating aso para hindi sila malilipasan, hindi sila magsusuka. Kaya kayo guys, iwasan nyo talaga na magkasakit yung alaga nyong aso, promise. Kahit isa lang yung alaga nyong aso, tapos pag pinabit nyo, depende pa sa findings kung parvo or distemper, so sobrang laki talaga ng magagastos nyo kapag nagpabit. Kaya yun lang guys, that's it for today's video. So sana nakatulong tong video na to para makatipid din kayo sa mga alaga nyong aso. Kasi yung mga kulungan, mga bottle feeder, so ito yung mga talagang hindi nyo nabibilian kasi meron na kayo. Pero yung mga kailangan nyo talaga na i-provide para sa mga alaga nyong aso, ako ito lang talaga yung mga kakailanganin ko para sa mga alaga kong aso, para maalagaan ko sila ng maayos. Kasi tandaan nyo mga kapangon, mga pet friend, kasi ang buhay ng mga alaga nating aso ay sobrang ikli lang. So para hindi tayo magsisi sa huli, ibigay natin lahat-lahat ng kailangan nila para, ayan, may mangyari man, eh hindi talaga tayo magsisisi or hindi tayo magre-regret na nagkulang ba ako sa pag-aalaga, mali ba yung pag-aalaga ko, may hindi ba ako na ibigay sa aso ko, bakit siya nagkasakit. So may time talaga na insidente na magkakasakit na hindi talaga natin inaasahan. Kaya kahit paano, kailangan mag-save pa rin tayo para sa mga alaga nating aso. In case of emergency, meron tayong makuhugot. So yun lang guys mga kapango. So yun, thank you for watching at sana supportahan nyo tong aking video na aking YouTube channel na John Wee Dogs Caring Tip. At huwag nyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa aking YouTube channel. At huwag nyo rin kalimutan na i-follow po ako sa aking Facebook page na Chitsupo Family. Ayan, meron tayong Facebook page. Kung meron kayong question, ayan, pwede nyo akong i-DM at sasagutin natin yung question nyo sa abot ng aking makakaya. Disclaimer lang mga kapangon, mga kapet friends, so hindi po ako professional vet. So yung mga sineshare ko lang sa inyo, ito yung mga experiences ko sa pag-aalaga ng mga pango. And man, gustong-gusto ko lang din talaga na nakakatulong, yan, magbigay ng thoughts, mag-share ng thoughts kung ano nga ba yung klaseng pag-aalaga yung ginagawa ko sa alaga kong aso. Kasi alam ko naman mga kapango, may kanya-kanya tayong way sa pag-aalaga at saka hindi rin naman magkakapareho yung budget natin. So meron talaga dog food lang, kanin lang yung pinapakain at sobrang healthy yung aso. So wag nang natin kalimutan na alagaan at mahalin yung mga alaga nating aso. Guys, thank you for watching at see you on my next vlog. Bye-bye!